Ganyan pala katibay yung ano niyan, yung poste niyan. Sobrang tibay pala niyan kasi lubog na lubog yung ano, yung ganyan kahaba. Pangalawa na po yan. Pangalawa? Oh, pangalawa na po yan. Centimeters po yung ano niyan. Ano po? 20 meters. 20 meters, tapos ilulubog. Ilulubog po yun. Nakalubog na po yung 20 meters. Karagdong na po na naman po yan. 20 meters po rin yung dudugtong. Ah, okay. Ilulubog po yan. Grabe. Sa marit po niya yung matigas na lupa. Oo. Ngayon kung hindi po niya marit, ipuputulin na po yung ano. Ah, okay. Hanggang yung elevation po, makukuha po yung ano. So, grabe pala mga kababayan, napakatibay pala nito. Kaya kahit ilang tao pala yung umano dito, yung tumambay, napakatibay nitong Pasig River Esplanade mga kababayan. Tingnan nyo na. Ayan, good evening mga kababayan. Nandito po ulit tayo sa Pasig River Esplanade. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ang dami pa rin tao ngayon. So, mag-ikot-ikot po tayo ngayon dito. Thank you.
Picture mo kami kasama yung madla. Sakay tayo. Poste ko ba yan, binabawan? Ano yan? Anong gagawin dyan? Double deck ba yan? Hindi, kagaya po nito. Ah, ganyan din? Ito lang yung ano. Poste pala yan? Yung mahaba na yan? Ito lang yung elevation yan, sir. Ah, okay. So, ibig sabihin, ganyan kahaba yan, ilulubog? Ilulubog. Pangalawa na po yan, may nakalubog na pong una. Ah, okay. Hanggang sa yung katigasan niya, yun yung... Yun na yung ano? I-re-reach po niya yung katigasan niya. Tapos, pag hindi po siya nabaw ng maayos, puputulin po yung... Pag narin po yung elevation dito, kagaya po na. So, ganyan pala katibay yung ano niyan, yung poste niyan? Sobrang tibay pala niyan kasi lubog na lubog yung ano, yung ganyang kahaba. Pangalawa na po yan. Pangalawa? Pangalawa na po. Centimeters po yung ano yan. Ano po? 20 meters. 20 meters, tapos ilulubog? Ilulubog po yun. Nakalubog na po yung 20 meters. Karugtong na po na naman po yan. 20 meters po yung dudugtong. Ah, okay. Ilulubog po yan. Grabe. Sa marit po niya yung matigas na lupa. Oo. Ngayon kung hindi po niya marit, ipuputulin na po yung ano. Ah, okay. Hanggang yung elevation po, makukuha po yung ano. So, grabe pala mga kababayan, napakatibay pala nito. Kaya kahit ilang tao pala yung umano dito, yung tumambay, napakatibay nitong Pasig River Esplanade mga kababayan. Tingnan nyo naman yung posting binabao, no? Napakahaba. Pangalawa na po. Pangalawa. 70 meters. 50 graduate na lang. Ayun guys, oh. Ipapap po nang ipapap yun eh. Hanggang babaw. So, hindi na kayang ibaon. Puputuli na. Parang 20 meters po nang una. Nakabaon na yun. Kulang pa. Kulang pa. Kaya may dyan po ka. Kung hanggang saan po yung katigasan ng lupa, doon po yan. Kung hindi na po siya kaya ibaon, doon. Ayan na. So ito po yung phase 2 mga kababayan. Yan sa kabilang side. Doon sa likod po ng
post office, Manila post office. Ito yung mga phase 2 ginagawa pa at nilalagyan na po ng mga poste. Ganito pala katibay ito mga kababayan. Talagang napaka-tibay. Hindi tinipid itong proyekto na ito. Ayun o. Grabe guys, so ganyan pala yung paggawa dito, no? Yung proseso nito kung paano nila ibaon yung ano, mga poste ng Pasig River Esplanade. No, ayan po yung nagsisilbing pang tulak, pang baon. Ilalim mga kababayan. So ito po yan, makikita nyo ganyan po kahaba yung poste, no? Na ibinabaon dito sa Ilog Pasig. Tawag dito. Nalimutan ko. Basta yun yung equipment na ginagamit nila. No? Kaya mahaba na yan. Ginagamitan nila nung ano, yung parang pambaon, no? Parang maso at siya mga kababayan na binabaon itong poste dito. Yung haba pala nito guys. Pag nagka-poste na yan, magiging ganito na rin yan. Ginagamit silang parang ano na guys, no? Yung parang mga lubid, no? Para pantay talaga. Yan ulit. Babaon siya guys, no? Nila ulit, nila.
ganyan para ang ganyan pala ang proseso nito mga kababayan.